Yes, hello, we're back, we're back. Yeah, today, enjoyin muna natin ating mga motor. Ano? So, kung gusto nyo makita ng close-up ang ating mga ginagamit, ito yung GTS 300. Ayan, Supertech. So, upgrade natin dyan, gilid lang. Tapos, Remus na exhaust. Tapos, nagpalit lang tayo nitong may bag carrier. Pinagawa natin yung bag. So, yun lang naging upgrade. Tapos, kung ano yung upgrade nito, yun din ang halos upgrade nitong ating kasama. Ito naman yung Primavera na 150. Naka-straight malosi din yan. Nagilid. Tapos yan, naka-remus din yan na exhaust. Tapos ang ginamit niyang box dito is yung sa Justin Bieber. Pati itong bracket, Justin Bieber yan. Soundcheck natin yung remus niya. So yun yung tunog ng remus sa Primavera 150 na tinanggalan ng silencer. Ito naman yung sa GTS 300 na walang silencer. Halos hindi sila naglalayo ng tunog. Mas mabase lang tong sa 300. Pero halos pareho ng bulahaw yan. Ang downside lang nitong remus na to is ang laki ng tubo nya. Kaya pag napasagad ka ng banking, yan ang kahihinat na, no? Bangas yung elbow ng headers nya. So sa mga hardcore bumanking dyan, hindi ko siya mare-recommend kasi ang laki ng tubo nya. Nung sa stock ako, hindi ako nakaranas na sumabit tong pipe ko. Pero nagpalit ako nitong remus, ayan, nagsimula na ang kalbaryo. So, try natin yung mga exhaust natin na walang silencer ngayon ni biyahe. Kasi kung makikita nyo dun sa dati natin mga biyahe, may silencer tayo. Ngayon pa lang natin siya matatry ng walang silencer. So, let's enjoy this pipe. Let's go. We'll be right back.
ko tayo ng Mabini, Batangas, para naman may dagat view ang ating ride. Tingnan natin kung anong ganap ngayon sa way ng pamabini. Iikutin natin ngayon ang Mabini, Batangas. Malapit lang naman yan ikutin, saglit lang siguro. Walang isang oras, naikot mo na yan. Gusto lang natin matry itong ating bagong pipe. Kasi before, gamit natin siya, may silencer. So, halos wala nagbago. Sa performance lang daw siya may madadagdag pag nagpipe ka. Lalo na kung nakagilid ka na, yung naka-variator kit. Pero sa akin kasi hindi ko na halos ma-feel kung ano nagbago eh. Ngayon, tinanggalan lang namin ang silencer. Ngayon, mararamdaman mo yung sigaw ng makina, kaya medyo natutuwa kami eh. Nakabulahaw lang, pero hindi naman siya kagaya nung iba na talagang masakit sa tenga na magigising ang mga kapitbahay. Oh no, it's dark. Sana hindi umuulan sa dadaanan natin. Pero maliwanag naman sa Mabini, oh, yun, oh, medyo maliwanag doon. Ang madilim itong Palemery. So, cross finger, sana walang ulan. So, sa so magtatanong magkano yung kinabit natin na pipe, ano? Magkano yung remus mo, pare? So, yung remus na pang Primavera is 52,000. Kompleto yun, kasama na yung elbow. Sa kasa yon 52. Hindi ko lang alam sa labas kung magkano siya, pero sa new NMR namin siya binili, kung saan namin binili din yung motor. Itong remus ng GTS 300, ano naman siya, 65,000. Yung motor natin, cash price niya is 415. Tapos yung pipe natin is 65. So, magkano na yon? 20, 60, so 480. Tapos yung variator kit natin hanggang torque drive, gumastos tayo ng 40. So, sumatotal 520 na yung motor. Tapos naglagay lang tayo ng ilaw, palit tayo ng busina, tapos yung bracket natin sa likod at saka bag, lahat-lahat siguro, bracket, bag, itong lahat na nagastos natin dito is 15. So, 535 na itong nagastos natin dito sa motor natin, kasama yung motor. So, tatanungin nyo kung sulit ba yung ginastos natin? Sulit yan. Sana all. As long as na-enjoy mo yung motor mo. Hindi yan sulit kung nakagrahe lang yan. Di bali mong gastusan, basta ina-enjoy mo naman yung ginastos mo. Hindi sulit yung gumastos ka ng malaki, tapos na luma lang sa grahe. Lugi ka dyan, pre! Sayang ang motor! Marami nagtataka bakit naka big bike na daw tayo, nag scooter pa tayo. So simple lang ang sagot ko dyan. Kung makapapansin nyo before, si paring Kitlay na kasama natin mag motor noong naka big bike tayo, very rare naman tayo ride din. In short, hindi ko siya nagagamit. Tapos ang ride ng big bike, more on expressway. Kung hindi ka naman mag expressway, kawawa ka kasi sa mga trapikan, lugi lagi yung malalaki. Ngayon, itong kasama natin, nagkayayaan kami mag-scooter naman. So, nung nag-scooter kami, yun, mas na-enjoy ko kasi nakagamit din namin siya sa trabaho. At the same time, nakaka-ride kami after work. Kaya kung sasabihin nyo, bakit binenta ko yung big bike, tapos binili ko scooter, pero presyong big bike, sulit naman to. Before nga, kahit yung X-Max ko, enjoy na enjoy ko yun. Yan ang hindi mga napapatambak. Pero nung nagka-big bike tayo, napapatambak eh. Kasi alam mo yung biyahe ka lang ng, kunwari, bayan lang, city, kanto. Magbibihis ka pa kasi
kung magsha-shorts ka, ang init. Ang init sa binti ng makina. Tapos, alam mo yun, yung kailangan mag-gear up pa. Kaya kailangan big bike talaga ang gagamitin mo. Malayuan. Before, may big bike ako, may scooter ako. Okay yun. Pero ngayon kasi, kung bibiling ko to, tapos nasaan pa yung big bike ko, ang laki ng pera nakatambak. So sabi ko, alisin ko muna yung big bike, bili muna ako scooter. Tapos pag nag-extra ulit tayo, bili tayo yung big bike. Pero hindi natin alisin to scooter. Kasi napaka halaga ng may scooter. Nakakagaan siya sa pang-araw-araw mo, yung may motor ka na maliit. Pero syempre, kung mag-i-scooter tayo, lagi pipili natin kung ano yung tingin natin maganda. Eh dito sa Vespa, no, talagang noon pa, napupugian na ako dati. Noon lang, akala ko, may 150, hindi ko pa alam tong 300. Eh nung nakatry ako ng 150, hindi ako satisfied kasi medyo malaki tayo. So mabagal para sa atin yung 150. Natry natin yung 300, doon ko na-feel na parang hindi siya naglalayo sa X-Max. Kaya tayo na-convince yung bumili nitong Vespa kasi kung sa looks at looks lang din, sa Vespa ako. Yung performance kasi ng X-Max, iba eh. Gustong gusto ko siya. So ngayon yung looks at yung performance, pag samahin mo, eh talagang okay na okay yan. Kaya nagustuhan ko itong Vespa. Kasi nasa kanya na pareho yun. Siguro naman kung hindi ka sobrang hardcore, eh, hindi ka na mabibitin dito sa 300. Kahit nga sa 150, kung hindi ka naman habol mo yung sobrang tulin, eh, hindi ka na mabibitin dyan. Biray mo, na-ride kami ng mga Bicol, Mountain Province. Eh, kasabay lang namin yun sa pacing. Kasi kapag long ride na yung pinag-usapan, hindi ka naman lagi dyan rat-rat. Pacing ka lagi dyan ng 100 lang. Eh, nag-iisandaan naman yan eh. Lampas pa nga eh, nagwa-120 pa yan. Kaya hindi ka na mabibitin dyan. Yung torque lang, ang kung hahanapin mo, kunwari sa mga overtake, yung arangka, doon may mga times na, to be honest, mabibitin ka. Kasi iba yung bato eh. Pero kung ride at ride at hindi ka naman maghahataw masyado sa mga sikip na lugar, overtaken mo, gusto mo yung safe lang, sapat na sa'yo yan. Hindi ka na para mabitin dyan sa Primavera. Ang maganda pa yan, poging-pogi. Nung nag-variator kit siya, sulit kasi ang laki na nag-iba sa takbo. Sa kanya, ramdam na ramdam yung naging upgrade nung variator kit. Dito kasi sa akin, hindi ko na masyado ma-feel eh. Pero nag-variator kit ako, mas mabilis lang siya mga mag-140. Pero doon sa kanya, from 60 na umaahon, 40 na umaahon, naging 60, 80. Umaahon siya sa mga matatarik. So, kaya siya yung nakakapagsabi na sulit yung variator kit na nabili niya na malosi. Yung kanya, variator kit, malosi, belt, malosi, lahat malosi. Ang hindi lang malosi sa kanya is yung torque drive, pareho nitong sa Vespa natin. Tapos kinumbay na niya pa ng Remus na exhaust, di ba? Ang ayaw niya lang galawin is yung makina. Kasi kapag makina na yung ginalaw mo, eh, ibang usapan na yan eh. Pag mga CVT lang, kampante ka pang ilayo yan eh. Pero pag makina na, kahit sabihin natin tiwala tayo sa ano natin, iba pa rin yung design talaga na para dyan. Kung gusto mo mas matulin dyan, magpalit ka ng motor. Hindi yung gagawa mo ng paraan na patulinin, ano? Tsaka ang isa pa, kung gagastos naman ng upgrade yan, napakamahal naman. Pag 300 ka na lang, kung gagastosan mo lang din yan at gusto mo matulin. Dito, wala ka nang gagastosin. Kahit yung stock nito, satisfied ka rin. Hindi lang talaga kami matali. Alam mo yung bumili siya, napabili na din ako. Nag-exhaust siya, napa-exhaust din ako. Ito nga pala, nagpalit na din kami ng gulong. Gamit niya isang Mitas. Ang gamit ko naman isa Pirelli na Jablo Rosso. Yung pang scooter. Itong Jablo Rosso talagang iba. Kasi yung mga may issue dyan sa Vespa nila na hindi yung pag nagno-no hands, malikot yung manubela. No, nagpalit ako nitong Jablo Rosso, kahit bitawan ko yan, no? Nawala yung shaky niyang ganyan. Hindi siya namamalago. Kahit slow,
kahit mabagal na yung takbo mo, hindi siya namamalago. Pero nung before, yung bagong bilito, kahit bago yung goma, namamalag talaga. Hindi ko alam kung sa gulong yun. Tsaka meron ako mga tropa na nagpalit nung Pirelli na Angel GT. Bago yun ha, namamalag din. Pero itong Rosso talagang hindi. Yan ba Mitas namamalag? Pag binibitawan? Yan yung Mitas, medyo okay din oh. Hindi siya ganong namamalag. So recommended kong goma, itong dalawa. Yun, medyo namalag yun. Ito, shake ito. Kahit ibanking-banking mo yan ng no hands oh. Hindi siya namamalag. Yun ang kagandahan dito sa Diablo Rosso. So dahan lang tayo dito sa Basilan Road. Alright. Saglit lang tayo dito bago tayo mag-loop. Kasi may kailangan din tayong gawin dito. Eh yung sinasabi kong sinasabay mo yung work sa pleasure, ano? Diba? Nagtatrabaho ka at the same time na-ride ka, nag-enjoy ka. So na hindi ka nabubisit sa trabaho mo kasi na-enjoy mo lang yung pagtatrabaho mo. Dito muna tayo. So, ikot muna tayo ngayon ng Mabini. I-loop natin tong Mabini. Pasok tayo dito sa Anilaw. Tapos labas natin siguro dito yung bayan ng Mabini. I-loop lang natin siya kasi maliit lang naman to ikutin. Walang isang oras to ikutin. So dito sa loop mo dito sa Mabini, ang ride mo dito para ka na ding nag-o-ocular ng mga resort. Kasi lahat ng babaybayin mo dito puro resort. Mababaybay mo yung makikita mo lang sa mga Facebook na resort na magaganda. Basta pag sabi Mabini, pag niloop mo to, mababaybay mo na lahat yan. Kaya parang nag-ocular ka na din ng resort pag rumide ka dito. Alright. Ayan yung dagat oh. Isla Sombrero yun nandun. Makikita nyo ang ganda ng Mabini kapag inikot nyo to. Lalo na kung taga Manila ka, dadayuhin mo tong Mabini. Mahaba-habang ride din dun. Ang maganda talaga dito kung mga taga Metro Manila ka, dito ka tutulog para makakapag-resort ka muna. Tapos diretso loop, diretso uwi. Alright. Isang overnight ba? Medyo makipot lang ang daan, kaya ingat lang din kayo kasi matao. Maraming tatawid dyan, biglaan. Daan lang. Ride at your own risk, ika nga. Okay, diretso. Dito, makikita mo na yung sunod-sunod na pangalan ng mga resort. Tapos habang binabiyahe mo to, dagat yung nasa kanan mo. Kung reverse ka naman, nasa kaliwa mo ang dagat. Mamili na lang kayo kung saan nyo gusto pumasok. Pagdating doon sa triangle ng Mabini, mamili kayo kung left or right. Pag inikot nyo yun, doon at doon kayo lalabas sa triangle na yun. Kung saan nyo makikita rebulto ni Mabini. Wala nga pala akong gas. Oh, ito na yung sikat na Santorini dito, camp ni Tanya sa Mabini. Di ba? Ito na yung Casa Escondida Solitude. Hindi ko alam kung Bagalangit na to o San Chodoro na.
na ng kalsada dito. Masarap tong biyahihan. Kaya kung hindi nyo pa ito nararating, huwag na kayo magdalawang isip. Puntahan nyo na. Sulit to. O, diba? Sarap pa na medyo banking-banking natin dyan. Kakanan ka dyan, Eagle Point na. Alright. Mga ka-eagles, mabuhay ang agila sa mga kuya. Naalala ko nung bata ko, pag pumunta ka dito sa San Teodoro, sobrang layo na. Ngayon parang saglit na lang siyang marating. Ang ganda na din kasi ng kalsada yan, no? Welcome, Barangay San Teodoro. Tumataas na ulit tayo. Yan yung Isla Sombrero. Kita nyo. Ito na ang Tingloy. Yan ang Tingloy. Pag nandito ka sa mainit, halos kaharap mo ang Tingloy. Diba? Yun o. Tapos yun yung Isla Sombrero. Diba? Kaya ano pang inihintay nyo? Ride na! Tiririritiriw. Tiririritiriw. Yan, dito ang picture namin dati ni Kuya Nuno ng mga Fino Pandala. Right. Ayan yung Monte Maria, oh. Dito kita yung Monte Maria. Ayan, oh. Yung nasa dulong yon, Monte Maria yan. Ito yung sikat na mainit, yung may hot spring. Yan, tigil. Naunahan tayo eh. May naglalandian. Kuya, sana all. Sana all may kalandian sa tuktok ng bundok. Beach vibes na ride. Saan ka pa? Sa Mabini, Batangas ka na. Tigil muna. Alright. Beach vibes muna. Picture taker para may remember. Sa kabila. Alright. So, lampas na tayo ng halfway ng loop ng Mabini. Basta makarating kayo sa mainit, nasa kalahati na kayo. Yun eh, base sa pagkakatanda ko kasi halos yun yung dulo eh. Liliko ka na pa pag ganito. Kaya yun ang batayan ko kung kalahati. Pero hindi ko sure sa number of kilometers kung yun yan talaga yung midpoint.
yung primavera natin, no? Ang tarik niyan. Pero umaahon ng 60. Iyan yung kagandahan ng variator kit ng Malosi. Kasi kung stock yan, baka 40 lang ang inaahon yan. Kaya, 40 kaya nga. Shawi, mga 40 kaya ahon mo doon? Doon sa ganung ahon, kung nakasta ka. 40 na nababa pa daw kung stock yon. Kasi na... nabiyahe niya na to nang nakastock lang eh. Pero yun yung kanina, 60 yung inaahon niya. Yun lang yung malaking bagay sa naka-variator kit sa mga Primavera. Ito na yung matarik na ahon kapag sa kabila kayo dumaan. So dito, sobrang lusong to. Kaya pagdating nyo dito, dandahan na lang kayo, huwag na kayong pipiga. Baka kumulo ang fluid nyo. Mawalan pa kayo ng preno. Alright. Diba? Sarap lumusong kapag ganyan naman yung makikita mo, dagat na dagat. Ang talim ng ahon na to. Para ka lang nasa sungay ng Tagaytay. Yan o, palapit ka ng palapit sa dagat ang view mo dito. Halos katabi mo na yung dagat, parang ang dadaanan mo, dagat o. Oh, di ba? Medyo maalon lang, oh. Galit na galit ang dagat. Gustong manakit. Maakit yung tubig. So, guys, kung gusto niyo pang makakita ng mga kakaibang loop, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell. Saka born to be wild, ano? So, siguro dito ko natatapusin itong ating short video na ito na walang kakwenta-kwenta. So, stay safe everyone. Ride safe and God bless.